Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa po sa mga dahilan, mga kapatid, na kung saan ang relasyon ng mag-aasawa ay nagiging malamig at nakakalungkot minsan ay nauwi sa pagkawasak ng relasyon at ng pamilya ay kapag ang lalaki ay binabaliwala ang emotional na pangangailangan ng kanyang asawang babae. Anong ibig ko sabihin dito, mga kapatid? Ang babae po, mga kapatid, sila po ay natural na gustong mag-express ng kanilang emotion, drama, kwento sa buhay. Ito po ay parte ng kanilang pagkababae. Ginawa sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng ganito. At ang unang-una nilang inaasahan na makikinig sa kanila at sasandalan nila ay tayong mga lalaki, tayong mga asawa nila. Ngunit nakakalungkot, marami po sa atin nawa ay gabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tamang pag-uugali. Ay, marami sa atin ay nagiging manhid. Sinasabi nila natin, bakit napaka-drama mo? Bakit kailangan pang pag-usapan natin ito? Wala akong panahon dito. Busy ako. Galing ako sa trabaho. Nagdadawa ako. Maraming tayong excuse para hindi natin painggan ang ating mga asawa sa kanilang emosyon na pangangailangan. So, ibig sabihin, binabaliwala natin ang pangangailangan nila at itinataboy natin sila. So, ano nangyayari? Sila minsan ay napupunta sa ibang tao. Social media, post dito, post doon, mayroon pang iyak. Minsan sa kanilang mga kaibigan, nag-emote sila. At minsan sa ibang ustad. Subhanallah, sino nagtulak sa kanila? Tayo. Tayo mga manhid na mga lalaki. So, ulitin ko lang po, mga kapatid, dahil napakaseryoso ng ganitong maling pag-uugali natin. Magbigay tayo ng oras, ng panahon, makinig tayo ng mabuti sa ating mga asawa. Pagka kailangan nilang mag-emote, maglabas ng kwento, sama ng loob, problema, at anumang kailangan na gusto nilang ilabas sa atin. At gagawin natin ito para sa Allah subhanahu wa ta'ala. At pag ginawa natin ito, subhanallah, tayo ay gagantimpalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang asawa ninyo ay lalong matutuwa. Alam nilang may nakikinig sa kanila. Alam nilang may nagmamahal sa kanila. At inshallah, mga kapatid, lalong lalabas sa kanya ang maraming napakagandang matamis na gawain para sa inyo at para sa inyong pamilya. At inshallah, lalong tatatag ang inyong relasyon at ang inyong pamilya. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.